Okay, what's up mga kabotors? Magandang umaga po sa inyo. May tutorial po tayo ngayon. Ito, Cafe Racer Euro Keyway 150. Ang issue po nito, nababatay po siya, parang pumupugak-pugak. Para po siya nagkukulangan ng gasolina. Ngayon, nagagawin po natin dito sa motor na to. Bagong tune-up na po to. Ngayon, gagawin natin, itotono na lang po natin itong kanyang karburador. Ito po yung kanyang karburador. Kabunga lang po yan ng mga parang mga TMX, ganyan. Euro 150, Rusi 150. Yan, mga ganyan lang po yan. Magkakamukha lang po sila. TMX Alpha, yan. Ngayon po, itotono po natin to. Shoutout po lang kay, ito, request ni Brian Mendez. Shoutout sa'yo. Ito, para sa'yo itong tutorial na to. Kamotors. Okay. Yan mga kabotors, para po siya ka umapalya-palya, para kulang siya sa gasolina. Ngayon parang nakita ko na po yung trouble dito. Ito kabotors. Ito yung kanyang fuel mixture ay masyadong pasok. Pasok na pasok po yung kanyang fuel mixture. Ito, a-adjust po natin ito. Okay mga kabotors, ito po, dahil po nakita ko po ito, ito na po yung kanyang issue, yung kanyang trouble. Paano ito no, yung kanyang carburetor. Ito po, nakita ko, pasok na pasok po yung kanyang fuel mixture. Dapat po dyan, mayroon pong bilang yan, yung ikot yan, yung ating fuel mixture. Yung pong ating fuel mixture, kung toro pinapasok mo, yun po yung matulis po siya. May vlog na po tayo dyan, ha? Meron na po tayo tutorial dyan. About sa mga fuel mixture at saka air fuel mixture. Yung pong fuel mixture, yan po yung matulis po yung kanyang adjustment. Matulis po yung adjustment niya. Yung naman pong air mixture, yun naman po yung sapad. Sapad po yung sa dulo niya, yung adjustment. Sapad po yun. Yung pong fuel mixture, abang pinapasok mo, nagli-lead po siya, lead. Nagkukulangan siya sa gas. Kapag po palabas, linalabas mo, doon po siya nagre-reach. Kabaligtaran naman po niya yung air mixture. Yung air mixture naman po, yung sapad, kung toro pinapasok mo, doon po siya nagre-reach. Pag linalabas mo, nagli-lead po siya. Nagkukulangan siya sa gas kapag linalabas mo. Okay, ngayon i-adjust ko na po siya. Okay mga kabotos, ito i-adjust ko na po siya kahit huwag na po natin tanggalin yung kanyang carburetor. Kailangan lang po natin ay ganito, flat screw. Gabaliin. Ito. Gagamit po natin ay pasok na po natin siya todo. Todo pasok na po siya. Yan. Bali. Yan, bali po yung pagpasok niya, paigpit po ah. Yan na po, sa ganda po siya. Bali, yung pong gumawa nito, hindi ko alam kung saan pinagawa, masyadong pinasok yung kanyang fuel mixture. Nagkukulangan po siya sa gas, parang lead po siya, nagli-lead. Okay, ang gagawin po, yan po yung technique, kailangan ipasok mo todo yan. Pagkatapos, kamotos, ayan, pagpasok na po, bibilangan natin siya. Okay, yan, parang ganito lang. Yan, start na tayo. Kalahati. One round. One and a half. Two rounds. Two and a half. Three rounds. Four and a half. Kailan na ba? Four and a half. Four and a half?
Okay, yan. Yan dito, sa 4 and a half, pwede na po tayo dyan, hanggang 5 rounds lang po tayo. Huwag po tayo lalampas sa 5 rounds, pwede na po yan. Yan, okay na po dyan. Tapos, makikita mo po yung reading ng ating spark plug. Kapag po yung reading ng ating spark plug, halimbawa yan, gagamitin mo po siya. Yan, nasa 4 and a half rounds po tayo sa pag-adjust ng ating air rate, ng ating air mixture, ay, ng ating fuel mixture. Tapos gamitin mo muna, mga isang linggo, ganyan. Tapos tanggalin mo yung spark plug, makikita mo, pag rusty brown na po siya, parang kulay niya kalawang, okay na po yun. Ngayon kung medyo meron pa siyang konting puti, ikot mo lang siya kahit kalahati lang. Pero huwag ka nalalampas sa 5 rounds. Pwede na po yun. Sagad mo na, sagad po natin dyan yung 5 rounds na ikot lang. Okay? Yan, nasa 4 rounds lang po ito. 4 and a half rounds lang po yan. Okay? Yung ating fuel mixture. Ngayon, tingnan po natin yung kanyang Ito. Ito, titignan po natin ito. Tapos na po tayo dito. Okay, kamotors yan. Tapos ko na po yung eksaktong timing ng ating fuel mixture. Ngayon, tingnan po natin yung kanyang needle jet dito. Baka po ginalaw din po ito. Ito, mga kamotors yan. Ganyan lamang po yung pagtono sa ating mga karburador. Yan, magkakamukha lang po yan, yung mga karburador na yan. TMX, Rusi, Euro, SYM, Skygo, yan. Magkakamukha lang po yan. Oh, yan, tulad po dito. Oh. Ito, may purpose din po yan, mga kamotors. Kamukha po dito. Halimbawa ito, ito po nga ating lock na ito. Kailangan po nito ay nasa gitna lang po siya. Nasa gitna lang po siya. Lima po yan ah. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, pag linagay mo dito, yan, okay naman siya dito. Pwersa siya, kaso medyo matakaw siya sa gas dito. Okay? Ang ginawa nila, nag-adjust sila dito sa ating needle jet. Pagkatapos, nag-adjust sila doon sa... Nag-reach sila dito sa ating needle jet. Tapos, nag-lead sila doon sa ating fuel mixture. Hindi po nakatono yun. Mali po yun. Yan, kailangan ito. Halimbawa ito. Kailangan po nito ay nasa gitna lamang. Nasa gitna lamang to. Okay, hindi ka naman kumakarera para ilagay mo siya dito sa ilalim. Yan, kung gusto mong mapwersa at patakaw sa gasolina, yan, lagay mo dito. Yan, ganyan yung purpose niya, pababa. Kung toro binababa mo po ito, naglilid siya, tumatakaw siya sa gasolina. Pag tinataas mo naman, ay nagre-reach siya. Nagre-reach po siya kapag binababa mo. Kapag tinataas mo siya, sorry, nagre-reach po siya. Pag pababa, reach. Pag pataas po siya, naglilid. Nagkukulangan siya sa gasolina. Yan, parang matipid siya, pero parang wala siyang pwersa kapag linagay mo siya sa pinakataas. Okay? Pero matipid siya sa gasolina. Pero nababawasan po yung kanyang hatak dahil po kulang siya sa gasolina. Ang standard po nito ay sa gitna lamang. Ito, sa tres. Sa number 3 lang po tayo. Yan ang pinaka-the best na adjust ng ating needle jet sa ating motor. Okay? Yan. Okay? Kapag pababa po, nagre-reach po siya. Tumatakaw sa gasolina. Mapwersa. Pag pataas po, matipid sa gas, nababawasan yung pwersa. Okay? Sa gitna lang po tayo, standard. Adjust ko na po siya. Ayan. Tulad po nito, mga kamotors, nasa number 2 po siya sa baba. Ayan. Reach po yan, okay? Ilagay po natin sa tres, sa gitna. Ayan, dito po. Ayan yung tres, okay? Ito po. Sa gitna lamang po tayo.
Yan, okay. Yan po, kabotors. Okay? Yan. One, two, three. Okay? Lima lang po yan. Dapat sa gitna. Okay, ito ay papasok ko na po siya. Mga kabotors. Yan mga kabotors, na ilagay na po natin. Pati yung po yung kanyang lock. Ito, nakalagay na. Yung lock ng ating needle dyan. Okay. Ay, ilalagay ko na po siya. Ito, ganyan lang po yung pag- pag-asok. Ganyan lamang po. Tapos ito po, yung mahaba, doon po sa loob, yung maikli, dito po siya sa menor. Ayan, ganyan lang po siya. Ayan. Okay. Yan kabotors, i-start na po natin siya. Yan. Yan mga kabotors, ganyan lamang po yung pag-adjust ng ating pag-adjust at pag-tono ng ating mga karburador. Para maitono mo ng maayos. Ayun, nasabi ko na po kung ano dapat natin gawin. Ito, para sa iyo ito, Brian Mendez, shoutout sa iyo. Ito yung request mo, paano magtono ng carburetor. Yan, pare-parehas lang po yan. DMX Alpha, DMX 155, Skygo, Rusi, Euro. Yan, magkakamukha lamang po yan. Yan, napakapiro na po ng kanyang andar. Mapiro na po yung kanyang andar na wala na po yung kanyang pagkapalya. Dahil po nakatuno na po yung ating carburetor, mga kabotors. Yan, ganyan lamang po siya. Yan, ganda na po ng andar niya, mga kabotors. Yan, ganyan lamang po. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe my YouTube channel. And hit the notification bell icons para then set to all para lagi po kayong updated sa ating mga bagong mga ginagawang videos. Maraming salamat po. Stay safe po lagi. And God bless. God bless po.